Marshall Peak, Kabanata 1501. Pinipilit, halos lahat ay hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Gaano katagal na? Mula sa oras na kinuha ni Yang Kai ang array plate hanggang ngayon, ito ay naging isang insenso lamang na halaga ng oras, ngunit higit sa isang dosenang ng origin return ng Realm Masters ang namatay sa mga kamay ni Yang Kai. Ano nga ba ang nangyari sa loob ng spirit array na iyon? Walang nakakaalam, ngunit walang nang ahas na maliitin si Yang Kai. Mabuti, napakahusay, napakahusay. Tinitigan ni Kuzin si Yang Kai na may dugong mga mata. Palagi niyang naaalala ang sama ng loob ng pagkamatay ng kanyang anak sa kanyang puso, kaya nang makita si Yang Kai sa sandaling ito, natural na ayaw niyang sumuko. Talagang hindi mo binaygo ang matandang master na ito. Ang iyong buhay, ang matandang master na ito ang kukuha nito. Sa sandaling bumagsak ang mga salitang ito, si Kuzing ay nagbagong anyo sa isang bahid ng liwanag at tumalon patungo kay Yang Kai tulad ng isang tigre na bumababa sa isang bundok. Union Master, hindi mo kaya. Umalangaw-ngaw ang mga sigaw ng alarma mula sa lahat ng direksyon. Kalahati ng mga tao dito ay namatay na sa kamay ni Yang Kai, kaya kitang-kita na ang kanyang lakas ay hindi maliit. Galit na galit ngayon si Kuzing na hindi na niya inisip ang mga kahihinatnan. Kahit sino pa ang mas malakas sa pagitan niya at ni Yang Kai, ang pagmamadali ng ganito ay magre-resulta lamang sa paghihirap niya. Kung hindi siya manalo, siguradong masasaktan siya. Kung papatayin niya si Yang Kai, tiyak na itutuloy ng Star Emperor Mountain ang bagay na iyon. Dahil dito, sa sandaling kumilos si Kuzing, sinubukan siyang pigilan ng maraming tao. Gayunpaman, ito ay walang silbi. Gusto lang ni Kuzing na patayin si Yang Kai at ipaghiganti si Ku Changfeng, kaya paano siya makikinig sa dissuasion ng iba? Sa kalagitnaan ng kanyang pag-atake, pinag-cross ni Kuzing ang kanyang mga palad at pinalapot ang isang maringgol na Saint Chi patungo sa ulo ni Yang Kai. Tiningnan siya ni Yang Kai nang may pag-iinis, hindi nagpapakita ng anumang takot habang itinutulak niya ang kanyang palad. Isang malaking palm print ang lumitaw mula sa manipis na hangin at ganap na tinakpan ang espasyo sa harap ni Kuzing, kahit na pansamantalang natatakpan ang liwanag sa kanyang harapan. Tinatakpan ng langit ang kamay. Naging solemn na ang mukha ni Kuzing. Kahit na siya ay labis na nagalit, bilang isang third order origin return ng Realm Master, nakaranas siya ng hindi mabilang na mga labanan sa buong buhay niya at nakaipon ng maraming karanasan sa pakikipaglaban, kaya agad niyang napagtanto kung gaano kalakas ang palm print na ito. Hindi nagpakita ng intensyon na umiwas, mas itinulak lang ni Kuzing ang kanyang Saint Chi. Ang enerhiya ng dalawa ay nagbanggaan sa gitna, na nagdulot ng isang dumadagandong na dagandong na umalangaw-ngaw habang ang nagngangalit na pagbabago-bago ng enerhiya ay kumalat sa lahat ng direksyon. Si Kuzing ay pinalipad habang si Yang Kai ay napilitang umatras ng isang dosenang hakbang. Sa palitan na ito, talagang pantay-pantay sila. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Fang Pang. Ang kakayahang makayanan ang pag-atake ni Kuzing sa lawak na ito ay nangangahulugan na ang lakas ni Yang Kai ay hindi mas mababa kaysa sa kanyang kalaban. Sa madaling salita, kapantay niya siya. Kakatuwa talaga ang batang ito. Brother ko, huminahon ka. Sumigaw si Fang Pang. Hindi na mabubuhay ang mga patay. Walang silbi ang galit ngayon. Kung gusto mong magdusa ang iyong kaaway, hindi lang ang pagpatay sa kanya. Nang marinig ito, bahagyang nawala ang pulang-pula na liwanag sa mga mata ni Kuzing habang tila nakabawi siya sa kanyang katinuan. Malamig na tinitigan si Yang Kai, huminga siya ng malalim, tumango, at mabilis na sinabi. Tama ang sinabi ni Brother Fang, masyadong walang ingat ang kuna ito. Sa wakas ay naunawaan niya na ang misyon sa pagkakataong ito ay hindi kasing simple ng pagpatay kay Yang Kai, kundi sa paghuli sa kanya ng buhay. Habang nag-uusap silang dalawa, ang ekspresyon ni Yang Kai ay walang pakialam. Gayunpaman, sinasadya o hindi sinasadya, nasulyapan niya ang isang matanda na may kulay abong buhok na nakasuot ng kayumangging damit sa karamihan. Ang taong ito ay dapat ang matandang binalaan sa kanya ni Liang Yong noon. Sa unang sulyap, ang taong ito ay hindi mahalata, na casual na nakatayo sa karamihan, ngunit nang maingat na suriin siya ni Yang Kai, nalaman niyang hindi simple ang matandang ito. May aura na nagmumula sa matandang ito na naging dahilan ng pag-iingat ni Yang Kai. Hindi nang ahas si Yang Kai na obserbahan siya ng mabuti, baka hindi niya sinasadyang alertuhan ang kaaway. Hindi alam ni Yang Kai kung anong uri ng kakayahan ng taglay ng matandang ito na naging dahilan ng pag-iingat niya. Gayunpaman, kung tama ang kanyang hula, ang matandang ito ay dapat mula sa Star Emperor Mountain. Sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit nagsanib puwersa ang Heaven Battling Union at Thunder Typhoon Sect para harapin siya ay dahil nakatanggap sila ng mga utos mula sa Star Emperor Mountain. Bilang ang nagbigay ng utos, ang Star Emperor Mountain ay natural na magpapadala ng mga tao para sundan sila. Ang pagtatago ng matandang ito ay perpekto, at kung hindi dahil sa paalala ni Liang Yong, hindi siya mapapansin ni Yang Kai. Ang limelight ni Na Kuzing at Fang Pang ay ganap na natabunan ang matandang ito.
Tunay na batang bayani si Sect Master Yang, lubos kang hinahangaan ng matandang master na ito. Naikuyom ni Fang Pang ang kanyang mga kamao mula sa malayo, bakas ng panghihinayang at galitang bumalatay sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Sa mga taong kinaladkad ni Yang Kai sa Spirit Array at napatay, kalahati sa kanila ay kabilang sa kanyang Thunder Typhoon Sect, marami sa kanila ang mga master ng Third Order Origin Return ng Realm. Nang makita silang namatay ng walang dahilan, natural na nalungkot si Fang Pang. Pagkatapos ng labanang ito, bagamat hindi ito magdudulot ng anumang malubhang pinsala, tiyak na masisira ang lakas ng Thunder Typhoon Sect. At saka, kung magkakalat ang balita tungkol sa nangyari dito, babagsak ang prestihiyo ng Thunder Typhoon Sect. Sa tingin ba ni Sect Master Fang ay madadala ako ng iba sa inyo? Tumiti si Yang Kai at mahinang tumingin sa kanya. Haha, ang Fang na ito ay naisip na ang planong ito ay walang kabuluhan noon, ngunit pagkatapos na makita ang mga pamamaraan ni Sect Master Yang, itong si Fang ay hindi na naglakas loob na isipin iyon. Dahan-dahang umiling si Fang Pang, isang walang magawang tingin sa kanyang mukha. Dahil masasabi ni Sect Master Fang, natural na iyon ay para sa ikabubuti. Malamig na ngumuso si Yang Kai. Gayunpaman, bagamat ang Fang na ito ay walang intensyon na maging kaaway ni Sect Master Yang, nakapatay ka ng napakaraming tao, hindi ko kayang hayaan kang lumayo ng ganito. And, Sect Master Yang, mangyaring huwag maiinip at kilalanin mo muna itong dalawang kaibigan. Dalawang magkaibigan. Sumimangot si Yang Kai at biglang napagtanto na may mali. Itaas mo sila. Ipinalakpak ni Fang Pang ang kanyang mga kamay at tumingin kay Yang Kai na may mapang asar na ekspresyon. Kasunod ng kanyang utos, dalawang streak ng liwanag ang biglang lumitaw sa hindi kalayuan at mabilis na lumipad. Matapos mawala ang mga bahid ng liwanag at mahayag ang mga figure sa loob, hindi naiwasang pumikit ang mga mata ni Yang Kai habang naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Ang dalawang figure sa mga bahid ng liwanag ay talagang sina Chentong at Fei Jito na sumama sa kanya. Ang dalawa sa kanila ay malinaw na nakaranas ng isang mahirap na labanan at napuno ng dugo, mukhang medyo nababagabag. Sa sandaling ito, pareho silang mukhang nawalan ng gana. Napilipit at halatang bali ang kaliwang braso ni Chentong habang ang dibdib at siya ni Fei Jito ay may ilang maliliit na butas na tila natamo ng isang uri ng parang espada na sandata at kasalukuyang dumudugo ng husto. Palibhasa ay inihatid dito, pareho lang silang ngumiti nang walang magawa kay Yang Kai. Hindi nila inaasahan na may pakanalaban dito, at para sa kapakanan ng pakikitungo kay Yang Kai sa gayon. Chentong Man of Fei Jito, pareho nilang minamaliit ang katapangan ni Na Kuzing at Fang Pang. Sa lohikal na pagsasalita, hindi mababa ang status ng dalawang ito, kaya hindi sila madaling masaktan ng Heaven Battling Union at Thunder Typhoon Sect, ngunit sa pagkakataong ito, kasama ang sugo ng Star Emperor Mountain, paanong mag-aalangan si Na Kuzing at Fang Pang tungkol sa Shadow Moon Hall? Kami ay tinambangan. Tinikom ni Chentong ang kanyang mga labi at tuyong sinabi. Bagamat sila ay tinambangan, ang nanalo ay hari habang ang natalo ay nasa mali, kaya ang kanyang ekspresyon ay medyo pangit sa sandaling ito. Kung hindi dahil dito, sa lakas nila ni Fei Jito, paano sila nahuli ng buhay? Kahit na hindi sila manalo, hindi ba sila makakatakas? Pareho silang mga master ng Third Order Origin Return ng Realm, ngunit dahil sa nahuli sila ay nahulog sila sa isang hindi magandang posisyon, na naging imposible para sa kanila na makatakas. Higit pa rito, upang harapin ang dalawang ito, ang Heaven Battling Union at Thunder Typhoon Sect ay nagpadala ng 5 o 6 na tao, kaya kitang-kita ang resulta. Nakikita ko iyon. Malumanay na tumanggong si Yang Kai. Okay lang ba kayong dalawa? Sa kabutihang palad, hindi tayo mamamatay pansamantala, ngunit may naglagay sa atin ng selyo upang hindi natin mailipat ang ating Senchi. Tumisi si Fei Jito, na tila nasa mabuting kalagayan. Mabuti yan. Huminga ng malalim si Yang Kai bago inikat ang kanyang ulo at tinitigan si Fang Pang, bamulong. Sect Master Fang, ano ang kahulugan nito? Wala yun. Tumawa si Fang Pang, ang kanyang ekspresyon ay magiliw. Nabalitaan ko lang na si Sect Master Yang ay bihasa sa ilang espesyal na kapangyarihan, kaya nag-iingat ako, ngunit hindi ko inaasahan na ito ay talagang magiging kapakipakinabang. Mukhang may magandang relasyon si Sect Master Yang kasama sina Elder Chen at City Lord Fei, tama ba? Siguro kung susuko siya para sa kanila. Gusto mo sumuko na ako? Tumisi si Yang Kai. Nanaginip pa ba ang Sect Master Fang? Kung ang bagay na ito ay kakalat, ano ang iisipin ng mundo sa iyong Thunder Typhoon Sect at Heaven Battling Union? Marahan na umiling si Fang Pang. Hindi mahalaga kung ano ang iniisip ng mundo, ang susi ay ang pagpili ni Sect Master Yang. Sect Master Yang, pinatay mo na ang marami sa ating mga tao, kaya paano kung huminto tayo dito ngayon? Basta ikaw huwag kang lumaban, tiyak na hindi sasaktan ng matandang master na ito si Elder Chen at City Lord Fei.
Lahat ng tao dito ay isang respetadong figure sa Shadow Star, kaya ayaw iwaksi ng matandang master na ito ang lahat ng pagkukunwari ng kabaitan. Kung hindi, mahirap upang magkita muli sa hinaharap, hindi ba? Sinubukan niyang hikayatin si Yang Kai na isuko ang isang bagay na hindi mahalaga. At kung sasabihin kong hindi? Haha. Tumawa si Fang Pang, nag-isip sandali bago sinabi. Mukhang hindi pa rin naiisip ni Sect Master Yang ang kabigatan ng bagay na ito. Kung hindi niya maintindihan, ipaintindi sa kanya ng matandang master na ito. Biglang nagsalita si Kuzing mula sa gilid. Pagkasabi nito, kumislap ang kanyang anyo at agad siyang nagpakita sa harap ni Fei Jito. Sa ilalim ng nakatulala na tingin ni Fei Jito, inabot ni Kuzing at ipinatawag ang isang maikling artifact na parang sibat sa kanyang palad. Walang pag-aalinlangan, sinaksak ni Kuzing ang maikling artifact na parang sibat sa dibdib ni Fei Jito. Sa tunog ng puchi, tumalsik ang dugo. Ang katawan ni Fei Jito ay tinusok, ang maikling sibat ay lumabas sa kanyang dibdib at tiyan, ang sibat ay nabahira ng pula ng dugo. Old Fei. Nagulat si Chen Tong, hindi inaasahan na si Kuzing ay magiging napakadesisyon at walang awa. Ubo ng ubo. Marahas na umubo si Fei Jito at nagluwa ng ambon ng dugo kay Kuzing, ngunit hindi man lang sinubukan ng huli na umiwas, hinayaan itong madungisan ng dugong ambon ang kanyang katawan, ang kanyang mabangis na mukha ay naging mas hysterical. Pinaikit ni Yang Kai ang kanyang mga mata. Sa ilalim ng pagsisiyasat ng kanyang divine sense, kahit na ang suntok kanina ay hindi direktang kumitil sa buhay ni Fei Jito, ito ay dumaan pa rin sa kanyang puso. Kung ito ay kahit kaunting off, Fei Jito ay namatay kaagad. Hindi madaling gumaling ang ganoong seryosong sugat sa butas, kahit na para sa isang third order origin return ng Realm Cultivator. Haha, ngayon lang naranasan ni Union Master ko ang sakit ng pagkawala ng kanyang anak, kaya kinailangan siyang hikayatin ng matandang master na ito saglit para huminahon. Sect Master Yang, sa tingin ko ay mas mabuti kung hindi mo na lang siya guluhin sa oras na ito. Mahinahong sabi ni Fang Pang. Masayang pinaalalahanan siya ni Fang Pang. Sa totoo lang, ayaw mong mamatay dito sina Elder Chen at City Lord Fei dahil sa iyo, tama. Yang Kai, bibigyan kita ng 10 hininga ng oras para pag-isipan itong mabuti. Kung hindi mo masatisfy itong Union Master, papatayin ko sila agad. Napaungol si Kuzi. Mukhang masama ang loob ni na Chen Tong at Fei Jito. Dahil ginamit bilang bargaining chip para banta si Yang Kai, hindi sila komportable, ngunit sa kasamaang palad, nang may selyo sa kanilang mga katawan, hindi nila maiikot ang kanilang Saint Chi at hindi nila matulungan si Yang Kai. Mabuti, sasama ako sa iyo, ngunit bitawan mo sina Elder Chen at City Lord Fei. Sa gulat ng lahat, agad na sumang-ayon si Yang Kai, ngunit ang kanyang ekspresyon ay sobrang pangit. Yang Kai, ikaw. Tiningnan siya ni Chen Tong ng mapait at nagkasala. Hindi mo kailangang gawin ito. Marshall Peak, Kabanata 1502. Emperor Artifact. Sabi ni Chen Tong na parang sinisisi ang sarili. Siya ay naging pabaya at nahulog sa mga kamay ng kaaway, ngunit ngayon ay idinawit pa niya si Yang Kai. Haha, masyadong magalang ang mga salita ni Elder Chen. Dumating si Junior sa Shadow Star mahigit isang dekada na ang nakalilipas at nakatanggap ng labis na pangangalaga mula sa iyo. Ngayong may problema si Elder Chen, ang Junior na ito ay hindi tatayo. Higit pa rito, ang bagay na ito ay orihinal na dulot ko, kaya paanong hindi ako makikialam. Si Yang Kai ay ngumiti ng napakatalino. Mabuti, mabuti, mabuti. Ipinalakpak ni Fang Pang ang kanyang mga kamay at tumawa. Si Sect Master Yang ay tunay na isang sentimental na tao, alam kung paano gagantihan ang kabaitan. Ang matandang master na ito ay nahihiya sa kanyang kababaan. Tama na ang kalokohan, matagal mo na itong pinaplano at nagpapakilos pa ng napakalaking puwersa para sa Sect Master na ito. Palayain mo sila at susundan ka nitong Sect Master saan ka man pumunta. Mataimtim na tinitigan ni Yang Kai si Fang Pang. Haha, ang matandang master na ito ay nagpapasalamat sa kooperasyon ni Sect Master Yang. Natural, pakakawalan sila ng matandang master na ito, ngunit para matiyak na walang mangyayaring masama, gusto kong hilingin kay Sect Master Yang na payagan ang matandang master na ito na maglagay ng ilang seal. Sa iyo upang maiwasan ang anumang aksidente ang mayari. Magiging kapakipakinabang ito sa iyo at sa akin, ano ang iniisip ni Sect Master Yang? Nakangiting tumingin si Fang Pang kay Yang Kai, isang bakas ng pagbabantay na kumikislap sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Masyadong madaling sumang-ayon si Yang Kai. Dahil dito, mahinang naramdaman ni Fang Pang na may mali. Inutusan niya ang mga tao na maglunsad ng palihim na pag-atake kina Chen Tong at Fei Jito at hulihin sila bilang pag-iingat upang hindi kumilos ng padalos-dalos si Yang Kai. Hindi inaasahan ni Fang Pang na papayagan ni Yang Kai ang kanyang sarili na mahuli para kina Chen Tong at Fei Jito. Ang munting brat na ito ay talagang napakaranggal at matuwid. Medyo naghinala si Fang Pang. Kung siya iyon, hinding-hindi niya gagawin ang ganoong bagay. Ang pagprotekta sa sarili ang pinakamahalagang bagay, ano ang kahalagahan ng buhay ng iba. Kaya,
Hanggat hindi nakalagay si Yang Kai sa ilalim ng selyo, hindi makakapagpahinga si Fang Pang. Walang problema. Si Yang Kai ay prangka pa rin tulad ng dati. Sectmaster Fang, ibigay mo lang ang lahat. Sumimangot si Fang Pang at sumenya sa dalawang Third Order Origin Return ng Realm Masters, isa mula sa kaliwa at isa mula sa kanan, kaagad na lumapit kay Yang Kai. Halatang nakabantay silang dalawa kung sakaling biglang nagbago ang isip ni Yang Kai, ngunit kahit na dumating na sila sa loob ng isang metro ng Yang Kai, hindi pa rin kumikibo si Yang Kai at sa halip ay tinitigan lang sila pabalik ng sarkastikong tingin. Dahil dito ay namula ang dalawa, at lihim nilang sinisisi ang kanilang sarili sa sobrang pag-iingat. Nakakahiya talaga sa kanilang dalawa na takot sa harap ng isda sa Chopang Block. Hindi na kailangang magsabi pa ni Fang Pang. Gumawa silang dalawa ng selyo gamit ang kanilang mga kamay, at pagkatapos ng sunod-sunod na paggalaw, pareho nilang sinampal ang katawan ni Yang Kai. Isang silang power ang lumabas, at ang aura ni Yang Kai ay biglang humina. Ang lahat ay hindi sinasadyang nakahinga ng maluwag. Gaano man kalaban sa langit si Yang Kai, kapag nabuklad na ang kanyang Saint Chi, hindi na siya makakapagdulot ng anumang gulo. Tuwang-tuwa si Fang Pang. Bagamat nawalan sila ng maraming tauhan sa operasyong ito, sa wakas ay matagumpay itong natapos. Ngunit sa sandaling iyon, isang bigla ang pagbabago ang naganap. Isang nakakapasong mainit na puwersa ang biglang sumabog mula sa kinatatayuan ni Yang Kai, at sa sumunod na sandali, isang masa ng madilim na demonic flames ang bumalot sa katawan ni Yang Kai, na ginawa siyang parang isang nagninangas na itim na bowl ang apoy. Ang aura ni Yang Kai, na nawala na, ay biglang tumaas sa sukdulan nito. Imposible! Ang dalawang master na naglagay ng selyo kay Yang Kai bago ay napabulalas sa gulat, ang kanilang mga mata ay namumungay. Malinaw na hindi sila nagpigil nang umatake sila, at kahit isang cultivator sa parehong kaharian ay hindi makakalusot sa selyo sa kanilang katawan sa maikling panahon. Gaano kalakas ang Saint Chi sa katawan ni Yang Kai? Ang selyo na inilagay nila sa kanya ay walang epekto. Natakot silang dalawa at mabilis na umatras, baka mapatay sila ni Yang Kai. Gayunpaman, hindi nagpakita ng anumang intensyon si Yang Kai na salakayin sila, sa halip ay bahagyang commandant ang kanyang figure, na parang aalis na siya. Hindi lang ikaw ang marunong sa Dao of Space. Inaasahan ng matandang master na ito na ganito ang gagawin mo, manatili ka dito para sa matandang master na ito. Isang galit na dagandong ang umalangaw-ngaw habang ang figure ng mahusay na elder ng Heaven Battling Union na si Mo Xiaosheng ay kakaibang lumitaw sa tabi ni Yang Kai, isang kakaibang pagbabago bago ng kapangyarihan na dumadaloy mula sa kanyang katawan at bumabalot kay Yang Kai. Lakas ng kalawakan. Habang ang lahat ay nakaka-relax, si Mo Xiaosheng ay binibigyang pansin pa rin ang mga galaw ni Yang Kai, kaya naman mabilis siyang nakapag-react. Buong tiwala siya na mapipigilan niya si Yang Kai. Bagamat alam din niya na nilinang ni Yang Kai ang Dao of Space, ang kanyang mga natamo sa larangang ito ay nabaon sa pilak sa loob ng hindi mabilang na taon, kaya tiwala siyang hindi siya matatalo sa isang maliit na brat. Ang kanyang pagmamataas ay hindi maaaring labagin. Gusto niyang patunayan sa lahat kung sino ang numero unong master sa teritoryong ito. Lumabas ang Space Force at winalis ang espasyo sa paligid ni Yang Kai, na bumubuo ng mga hindi nakikitang kadena na nakagapos sa katawan ni Yang Kai at ang kanyang halos nawawalang figure ay muling tumigas. Napangiti si Mo Xiaosheng nang may pagmamalaki. Ngunit sa sumunod na sandali, tumigas ang kanyang ngiti sa kanyang mukha at bumungad sa kanyang mukha ang tulalang ekspresyon. Sinusubukang magpakitang gilas sa harap ng isang eksperto. Malamig na bamantong hininga si Yang Kai, nawala ang kanyang anyo sa sandaling bumaba ang kanyang boses. Paano ito nangyari? Si Mo Xiaosheng ay nakatayong walang laman. Ni hindi niya alam kung paano nalampasan ni Yang Kai ang kanyang pagharang sa kalawakan at umalis. Isang nakakagulat na pag-iisip ang biglang lumitaw sa kanyang isipan, dahilan upang halos mawalan siya ng kakayahang mag-isip. Mas mahusay kaya ang pangunawa ng maliit na brat na ito sa Dao of Space kaysa sa kanya. Ang isang nakakatakot na pagbabago bago ng kapangyarihan ay kumalat nang biglang lumitaw ang isang maikling itim na arrow mula sa manipis na hangin, bahagyang nanginginig bago bumaril patungo kay Kuzing na parang kidlat. Walang nang ahas na maliitin ang nakakatakot na kapangyarihang nakapaloob sa maliit na palaso na ito. Higit pa rito, ang Second Order Origin Return ng Realm na nasa katanghaliang gulang na babae mula sa Heaven Battling Union ay namatay ng Kalunos Lunos sa ilalim ng pag-ataking ito, na hindi man lang makalaban. Alam na alam ni Kuzing ang kapangyarihan ng maikling araw na ito. Sa kanyang pagmamadali, si Kuzing ay hindi nang ahas na salubungin ito ng direkta at mabilis na ginamit ang kanyang movement skill upang maiwasan ito. Kshu! Ang maikling itim na araw ay dumaan sa kanyang katawan at lumipad palabas habang ang isa pang origin return ng Realm Master sa hindi kalayuan ay nahuli sa crossfire at agad na tinusok sa dibdib ng maikling araw na ito, na agad na namatay. Nasaan na siya? Galit na sigaw ni Fang Pang habang inilalabas niya ang kanyang divine sense ng walang pag-aalinlangan. Hindi nagtagal, natuklasan niya ang kinaroroonan ni Yang Kai.
Sa isang punto, sumugod siya kina Chentong at Feijito at papalapit sa kanila sa napakabilis na bilis. Ang maikling araw kanina ay para lang pilitin si Kuzing na umalis. Ang pinakalayunin ni Yang Kai ay iligtas sina Chentong at Feijito. Masama ito. Lumubog ang mukha ni Fang Pang habang sumisigaw. Pigilan mo siya. Mamamatay ang mga humahadlang sa akin. Umuungal si Yang Kai habang itinaas niya ang kanyang mga kamay at nagpadala ng sunod-sunod na pag-atake na parang itim na talong patungo sa dalawang kaaway na nag-escort kina Chentong at Feijito. Nang makita ng dalawang lalaki ang momentum ni Yang Kai na pumailang lang na parang tigre pababa ng bundok, hindi nila maiwasang makaramdam ng takot at gusto siyang iwasan, ngunit sa utos ni Fang Pang, wala silang ibang pagpipilian kundi ipatawag ang kanilang mga artifact. Isang gininto ang liwanag ang namulaklak, ngunit bago pa sila magkaroon ng oras na mag-react ang dalawa, bigla nilang natuklasan na ang kaliwang mata ni Yang Kai ay natatakpan ng isang gintong halo na naglalaman ng isang maringgal na gintong mag-aaral. Sa loob ng gininto ang liwanag na ito, mayroon ding malabong limang kulay na ningning. Ang gininto ang liwanag at limang kulay na ningning na ito ay tila nagtataglay ng isang mahiwagang kapangyarihan na nagparamdam sa kanilang dalawa na parabang ang kanilang mga kaluluwa ay hinihila sa isang walang katapusang bangin na naging sanhi ng kanilang panginginig nang hindi mapigilan, hindi makagalaw o makapagsalita. Ang Demon Eye of Annihilation ay ang likas na divine technique ng Great Demon God, at pagkatapos na pinuhin ni Yang Kai at pagsamahin sa colored glass bead na ibinigay sa kanya ni Dai Yuan, ang kasalukuyang Demon Eye of Annihilation na sinamahan ng colored glass divine light ay mas malakas. Kaysa dati, ang Demon Eye of Annihilation ay nagkaroon ng epekto ng pagpigil sa kaluluwa ng isang tao habang ang Colored Glass Divine Light ay may kapangyarihang magbigkis sa soul ng isang tao. Bagamat para sa kanilang dalawa, ang ganitong uri ng pagpigil at pagbubuklad ay maaari lamang masira sa maikling panahon, ito ay higit pa sa sapat. Ang itim na Space Blades ay dumaan sa kanilang dalawa nang may katumpakan at tahimik, lumitaw ang hugis crescent na mga butas sa kanilang mga katawan. Ang kanilang laman, dugo, buto, limang viscera, at anim na organo ay itinapon lahat sa The Void. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Mula sa sandaling ginamit ni Yang Kai ang Feather Spirit Arrow upang pilitin si Kuzing na umatras, hanggang sa sandaling ginamit niya ang kanyang Space Blades para patayin ang dalawang tao na nag-escort kina Chentong at Feijito, lahat ng ito ay nangyari sa isang kisap mata. Sa susunod na sandali, dumating si Yang Kai sa harap ni na Chentong at Feijito, hinawakan ang bawat isa sa kanila gamit ang isang kamay, at muling itinulak ang kanyang Space Force na nagbabalak na umalis sa lugar na ito. Ngunit sa sandaling iyon, isang galit na sigaw ang umalangaw. Wishful thinking. Mula sa karamihan, lumabas ang isang matandang lalaki na may kulay abo na buhok na nakasuot ng brown na robe. Si Saint Chi ay lumulutang mula sa kanyang katawan nang biglang lumitaw sa kanyang kamay ang isang butil na kasing laki ng longgan. Sa sandaling lumitaw ang butil na ito, nagbago ang ekspresyon ng lahat. Dahil mula sa butil na ito, lumabas ang isang aura na hindi mapakali ang panginginig ng lahat. Hindi alintana kung gaano kalakas o kaina ang aura na ito, nagbigay ito sa lahat ng pakiramdam ng pagiging pamilyar. Emperor Pressure. Naningkit ang mga mata ni Fang Pang habang siya ay bumulalas. Ito ay talagang Emperor Pressure, eksaktong kapareho ng Emperor Pressure na nagmumula sa Emperor Garden, ngunit hindi ito kasing lakas ng nasa Emperor Garden. Ang pressure na ito ay nagparamdam sa isang tao ng isang pakiramdam ng kababaan, na parang ito lamang ang maaaring dumurog sa kanila sa alikabok. Si Saint Chi ng may kulay abong matandang lalaki ay lumundag habang ibinuhos niya ito sa butil na nasa kamay niya sa napakaikling panahon. Sa isang sigaw, ipinadala ng matanda ang butil na lumilipad patungo kay Yang Kai. Sa hangin, ang butil ay nahati sa dalawa, dalawa sa apat, apat sa walo. Ang langit ay puno ng mga butil, na sumasakop sa halos lahat ng espasyo sa paligid ng Yang Kai, ngunit hindi ito ang wakas. Ang bawat isa sa mga butil na ito ay tunay na totoo at hindi mukhang ilusyon, bawat isa sa kanila ay kumikislap na may mga arko ng kidlat. Sa isang malakas na kaluskos, ang mga kidlat na arko na ito ay lumipad palabas na parang manipis na mga sinulid at sumabog patungo kay Yang Kai. Naningkit ang mga mata ni Yang Kai habang ang kanyang ekspresyon ay naging marangal. Naramdaman niya ang tawag ng kamatayan mula sa mga arko ng kidlat na ito, na parabang kung hindi niya ito mahawakan ng maayos ay agad siyang mamamatay. Ang kanyang puso ay tumitibok, si Yang Kai ay hindi nang ahas na magpabaya, tinawag ang kanyang purple shield at ginawa itong sandstorm upang protektahan ang kanyang kapaligiran. Lumipad ang Firebird Artifact Spirit mula sa kanyang katawan at naging isang maapoy na pulang ilaw na kurtina na bumabalot sa kanya at sa Feijito ni Chentong. Ang lahat ng Golden Blood Threads ni Yang Kai ay lumipad din, halos 100 sa mga ito ay nagsasama-sama at naghahabi sa isang airtight barrier sa harap ni Yang Kai. Kahit na matapos ayusin ang tatlong malakas na layer ng proteksyon, hindi pa rin mapalagay si Yang Kai. Gayunpaman, walang oras para sa kanya upang mag-react dahil ang hindi mabilang na mga arco ng kidlat ay dumating na sa kanyang harapan.
Marshall Peak, Kabanata 1503. Pagtakas. Kotcha. Ang sandstorm na nagpoprotekta sa pinakamalawak na perimeter ay gumuho kapag nadikit at ang purple shield ay muling lumitaw, ang ningning nito at ang espiritualidad nito ay lubhang nabawasan. Sa kabilang banda, ang mga arko ng kidlat ay nanatiling walang tigil at muling tumama sa malaking hadlang na hinabi ng golden blood threads. Ang gintong liwanag ay nakasisilaw at ang mga arko ng kidlat ay sumasayaw sa hangin. Ang golden blood threads ay lumabo din at si Yang Kai ay umubo ng isang subo ng dugo habang ang kanyang mukha ay namutla. Ang golden blood threads ay isang pag-iral na umiral sa pagitan ng isang secret technique at isang artifact. Nakakonekta sila sa soul ng cultivator, kaya kung masira ang golden blood threads, magdurusa din si Yang Kai. Ito ang tanging disbentahan ng golden blood thread secret technique. Si Yang Kai ay dumanas ng kaunting pagkawala sa sandaling ito. Sa kabutihang palad, ang golden blood thread ay napakalakas, at sa pamamagitan ng malaking harang na hinabi nito, ang mga arko ng kidlat na tumatama sa lahat ng bagay sa kanilang dinadaanan ay lubhang nabawasan, at ang kapangyarihan ng natitirang mga arko ng kidlat ay lubhang nabawasan. Kaagad pagkatapos, natama nila ang harang na nabuo ng Firebird Artifacts. Umalingaw-ngaw ang malulutong na sigaw ng ibon habang umaalingaw-ngaw ang apoy sa kalangitan, ang nakakapasong temperatura na naging sanhi ng pagbaluktot sa paligid. Ang napakalaking apoy at ang mga arko ng kidlat ay bumuo ng isang mahirap na tug of war sa labas ng katawan ni Yang Kai, ang isa ay umaatres habang ang isa ay umaban, ang isa naman ay tumatama ng pabalik-balik, na lumikha ng isang labis na pagkabalisa. Gayunpaman, ang mukha ni Yang Kai ay sobrang madilim. Bilang may-ari ng Artifact Spirit, natural niyang nararamdaman ang pressure na nararanasan nito. Hindi nito napigilan. Kung patuloy itong kumilos ng kusa at hahayaan ang Firebird Artifact Spirit na magpatuloy, malaki ang posibilidad na ang kaluluwa nito ay masisira at ito ay mawawala sa mundong ito. Anong uri ng artifact ang butil na iyon? Ito ay nagtataglay ng napakalaking kapangyarihan, at bakit mayroon pa ring Emperor pressure na nagmumula rito? Sa loob lamang ng maikling panahon, ang harang na nabuo ng Artifact Spirit ay malapit ng masira at ang napakalaking apoy ay tila nabuhusan ng malamig na tubig, unti-unting naaalis habang ang mga sigaw nito ay halatang hindi na kasing lakas ng dati. Nagtadyas ng ngipin si Yang Kai at binawi ang Firebird Artifact Spirit. Hindi niya gustong mahulog ang Artifact Spirit dito. Isang pulang ilaw ang tumama sa katawan ni Yang Kai, at nang walang proteksyon ng Firebird, ang katawan ni Yang Kai ay agad na tumambad sa hindi mabilang na mga arko ng kidlat. Ang mga arko ng kidlat ay parang pinakamatulas na talim habang sila ay bumaril patungo sa kanya. Namutla ang mukha ni Yang Kai. Sa puntong ito, maaari lamang niyang itulak ang kanyang Saint Chi upang protektahan ang kanyang sarili. Yang Kai, tutulungan ka ng matandang ito. Biglang nagmula sa gilid ang boses ni Fei Jito. Tumisi siya, at gumamit ng isang uri ng lihim na pamamaraan. Ang kapangyarihan na orihinal na Celiado ay talagang bumalik, at pagkatapos ay kinuha niya ang asul na Jade. Isang malabong asul na liwanag ang bumulwak mula sa mangkok ng limods na parang liwanag ng buwan na bumubuhos sa mga agos. Ito ay naging isang masa ng siksik at solidong pag-iral, na humaharang sa harap. Makikinig na mga tunog ang maririnig habang ang tumitibok na mga arko ng kidlat ay bumaril sa asul na liwanag. Mabilis na lumabo ang asul na ilaw. Sa wala pang tatlong paghinga ng oras, iniluwa ni Fei Jito ang isang subo ng madilim na pulang dugo. Ang kanyang mukha ay kasing putla ng papel, at ang kanyang aura ay napakahina. Ang asul na Jade Bowl na pinakapinagkakatiwalaan niya ay naglabas din ng malinaw na tunog dahil maraming maliliit na bitak ang lumitaw dito. Agad itong bumagsak at nagkalat sa lupa. Ang makapangyarihang Origin Grade High Rank Artifact na ito ay nawasak ng mga kidlat sa isang paghaharap. Pinalala nito ang mga bagay para kay Fei Jito, Old Fei. Ang mukha ni Chen Tong ay nagbago ng husto nang lumingon siya sa kanya na kinakabahan. Dahan-dahang umiling si Fei Jito, na wala man lang lakas na magsalita. Nakaranas na siya ng mabibigat na pinsala nang siya ay mahuli, at pagkatapos ay ang kanyang katawan ay tinusok ng maikling sibat ni Kuzi. Ngayong nawasak na ang artifact na konektado sa kanyang kaluluwa, masasabing para siyang oil lamp na walang langis. Gayunpaman, ang kanyang mga pagsisikap ay hindi nawalan ng kabuluhan. Matapos harangin ng asul na Jade Bowl, ang mga arko ng kidlat ay mas mahina kaysa dati. Bagamat makapangyarihan pa rin sila, hindi na naramdaman ni Yang Kai ang anumang nakamamatay na banta. Shoo-shoo-shoo. Ang lumulutang na mga arko ng kidlat ay tumusok sa katawan ni Yang Kai na parang mga bakal na karayom, na nagdulot ng hindi mabilang na maliliit na butas na lumitaw sa kanyang katawan at malayang damaloy ang dugo. Huminga ng malalim si Yang Kai at itinulak ang kanyang Saint Chi, binalot sina Chen Tong at Fei Jito habang nakatitig siya ng may malungkot na ekspresyon. Ang mga talukap ng mata ng lahat ay kumikibot ng husto habang tinatanong nila ang kanilang sarili kung makakaligtas ba sila sa gayong marahas na pag-atake, ngunit nagawa ito ni Yang Kai.
Bagamat pilit na sinubukan ni Feiji ito na tulungan siya, pagkatapos na gawin ang natitirang mga pag-atake, hindi man lang humina ang kanyang aura at sa halip ay naging baliw. Tao pa ba siya? May First Order Origin Return ng Realm lang ba talaga siya? Mapuro lang mga mukha ni na Fangpang at Kuzing habang ang mukha ng maputing buhok ay puno ng pangamba. Yang Kai, umalis ka muna sa lugar na ito, Old Fei. Nag-aalalang sigaw ni Chen Tong. Ang baliw na aura ni Yang Kai ay biglang tumahimik habang tila nakabawi siya sa kanyang katinuan. Dahan-dahan ang tumanggo, kinagat ni Yang Kai ang dulo ng kanyang dila at iniluwa ang isang patak ng golden blood mula sa kanyang bibig. Bahagyang kumurap ang patak ng dugong ito bago nawala sa The Void. Kaagad, isang kakaibang pagbabago ng enerhiya ang lumitaw sa harap ni Yang Kai, at isang maliit na bitak ang biglang lumitaw sa kanyang harapan. Sa una, ang bitak ay napakaliit na halos hindi ito matukoy. Gayunpaman, mabilis itong lumaki na parang pinupunit ito ng dalawang invisible na kamay sa kaliwat kanan. Sa loob ng bitak na ito ay itim, magulo, at walang laman, na parabang kayang lumunin ang lahat. Imposible! Marahas na nanginginig ang mga mata ni Mo Xiaosheng habang siya ay bumulalas. Imposible, ito ay ganap na imposible, hindi ito maaaring maging isang void crack. Ano? Nagulat si Fangpang. Isang void crack. Napatulala siya, natulala rin si Kuzing, natulala ang lahat habang nakatitig sa bitak ng kalawakan, halos hindi makapaniwala sa kanilang mga mata. Sinusuri ito gamit ang kanilang divine senses, wala ni isa sa kanila ang nakahanap ng anuman. Tanging si Yang Kai lamang ang nakatayong may pagmamalaki sa harap ng bitak, pinoprotektahan sina Chen Tong at Feiji Tu. Ang kanyang malamig na mga mata ay tumatama sa kanila habang marahas niyang idineklara. Maaalala ng sect master na ito ang nangyari ngayon at babayaran ito ng 100 beses sa hinaharap. Ang kanyang malamig na boses ay parang malamig na hangin na umiihip mula sa 9 Nether Purgatory, na naging sanhi ng panginginig ng lahat mula ulo hanggang paa. Sa sandaling bumaba ang kanyang boses, ang pigirya ni Yang Kai ay kumikislap at siya ay lamusong sa The Void. Pigilan mo siya. Ang maputing buhok na matanda ang unang nakabawi sa kanyang pagkabigla at umungol. Ngunit sa oras na ito, walang bakas ni Yang Kai. Ang bawat isa ay reflexively nagpadala ng kanilang mga pag-atake, ngunit kapag sila ay pumasok sa The Void, ito ay parang isang bato na lumulubog sa dagat, hindi man lang nagdulot ng kahit kaunting ripple. Pagkalipas ng ilang sandali, automatikong nagsara at nawala ang The Void back. Namutla ang mukha ng lahat ng mag-iba ang mga ekspresyon nila. Ito ay imposible. Ito ay ganap na imposible. Sa harap ng tahimik na palasyo, tanging ang mga ungol ni Mo Xiaosheng ang umalangaw-ngaw. Dahil sa pag-atake sa teritoryong pinagmamalaki niya, ang pagmamataas ni Mo Xiaosheng ay napunit. Nagkatinginan sina Kuzing at Fangpang at nakita ang takot at inis sa mga mata ng isa't isa. Tumingon si Kuzing para tingnan si Mo Xiaosheng at mabilis na nagtanong. Great Elder, sigurado ka bang void crack iyon? Haha. Nanlalabo ang mga mata ni Mo Xiaosheng habang malungkot siyang gumiti at sumagot. Umaasa ang matandang master na ito na siya ay mali, ngunit ang bagay na iyon ay maaaring maging isang void crack. Talagang maaari niyang mapunit ang espasyo. Sa murang edad, mayroon siyang talagang nilinang ang Dao of Space sa ganoong lawak. Tapos na ang lahat. Sa Shadowed Star, natatakot akong walang makakapigil sa kanya. Kung gusto niyang umalis, walang makakapigil sa kanya. Pinaglalaroan lang niya. Tayo kanina. Walang makakapigil sa kanya. Naging pangit ang ekspresyon ni Kuzing. Dahan-dahang umiling si Mo Xiaosheng na may hitsura ng kawalan ng pag-asa. Union Master, hindi mo maintindihan kung gaano kahirap makitungo sa isang taong naglilinang sa Dao of Space, ngunit naiintindihan ng matandang master na ito. Kung hindi natin siya mapatay. Sa pagkakataong ito, hindi na tayo magkakaroon ng isa pang pagkakataon sa hinaharap. Malalim na kumunot ang noo ni Kuzi. Inaalala ang pananakot ni Yang Kai bago siya umalis, nagsimula ring tumibok ang puso ni Kuzi. Ang High Heaven Sect ay nasa loob na ngayon ng Liyuan Desert, kung saan walang sino man ang maaring sumalakay, at si Yang Kai mismo ay napakahirap harapin at maaari pang ang mapunit ang espasyo upang makatakas. Sa pananakit sa kanya sa pagkakataong ito, natakot si Kuzing na ang kanyang mga araw ay hindi magiging mapayapa sa hinaharap. Old Bai, nakita mo. Si Fangpang, na kanina patahimik, ay ibinaling ang kanyang ulo upang tingnan ang may kulay abong matandang lalaki na nakasuot ng kayumangging damit na may matanong na tingin sa kanyang mukha. Medyo mahina rin ang aura ng matanda sa sandaling ito, na parabang nagbayad siya ng malaking halaga sa paggamit ng parang butil na artifact na iyon. Malamig na ngumuso, sabi niya. Kahit ang Annihilation Thunderbead ay hindi siya napigilan, ang bagay na ito ay hindi na kayang hawakan ng matandang master na ito. Ang matandang master na ito ay babalik sa bundok at magsusumbong sa sect master at ipaubaya ang bagay na ito sa kanya. Para magpas siya. Palem. Pagkatapos sabihin ito, ipinatawag ni Yang Kai ang kanyang Star Shuttle at lumipad, walang pakialam sa iniisip ng iba.
Hindi man lang nakapagsalita si Fang Pang para pigilan ang matandang ito at nakatitig lang sa direksyon na nawala sa inis ng matagal bago nagmura ng mapait. Sa pagkakataong ito, ang dahilan kung bakit sinakta nila ni Ku Xingxi Yang Kai ay walang iba kundi dahil sa utos ng Star Emperor Mountain. Dahil dito, nakaranas sila ng matinding pagkatalo, ngunit hindi inaasahan ni Fang Pang na sa oras na ito, puputulin ng kabilang partido ang lahat ng ugnayan. Ano ito? Pagsunog ng tulay pagkatapos tumawid sa ilog o pagluluto ng aso pagkatapos na mabuhay ang mga liyebre sa kanilang pagiging kapaki-pakinabang. Hindi lamang siya nabigo na makakuha ng anumang mga benepisyo, napukaw din niya ang isang mahirap na kaaway, na naging sanhi ng pagubo ni Fang Pang ng dugo. Gayunpaman, nang maisip niya si Ku Xing, ang kanyang kalooban ay lubos na bumuti. Bagamat natalo rin ang Thunder Typhoon Sect sa pagkakataong ito, kahit papaano ay maayos si Fang Tianzong, hindi tulad ng Heaven Battling Union, na ang Young Union Master na si Ku Changfang ay namatay ng malungkot dito. Brother ko, dahil umabot na sa puntong ito, aalis na rin itong si Fang. Bahagyang umubo si Fang Pang. Gusto bang umalis ni Brother Fang ng ganun-ganun lang? Itinaas ni Ku Xing ang kanyang mga mata at malungkot na tinitigan siya. Awkward na umiti si Fang Pang. Brother ko, narinig mo rin ang sinabi ng batang iyon bago siya umalis. Tiyak na hindi niya hahayaang magpahinga ang bagay ngayon. Ilang dosenang taon. Kahit na makapangyarihan ang munting brat na iyon, hindi siya mangangahas na salakayin ng headquarters ng Thunder Typhoon Sect ko, tama. Pag-aayos din. Sabihin mo sa mga alagad mo na huwag munang lumabas, baka isa-isa silang talunin ng batang yon. Hintayin mo munang lumipas ang limelight. Yan lang ba ang mayroon si Brother Fang? Pagkatapos mong takutin, tatakutan ka na parang pagong. Mapangasar na sabi ni Ku Xing. Ano ang sinasabi mo? Dumura si Fang Pang. Ang Fang na ito ay naglalaro lang sa kanyang lakas at iniiwasan ang kanyang mga kahinaan. Emph, kung hindi ako maghihiganti sa pagkamatay ng anak ko, ang matandang master na ito ay sumusumpa na hindi siya tatawaging tao. Kung gusto ni Brother Fang na maging duwag, gawin na. Talagang naglakas loob siyang ibuli ang aking punong tanggapan, sisiguraduhin ng matandang master na ito na hindi siya aalis. Tumuso si Ku Xing, ang kanyang ekspresyon ay mabangis. Kung gayon hiling ko kay brother ko ang lahat mabuti. Bahagyang kinuyam ni Fang Pang ang kanyang mga kamao bago iwinagayway ang kanyang kamay at pinalayo ang iba pang mga disipulo ng Thunder Typhoon Sect. Bastos. Tumingin si Ku Xing sa direksyon kung saan nawala si Fang Pang at dumura ng mapanlit, ngunit hindi nagtagal, ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot muli nang lumingon siya sa isang lugar at mapait na sinabi. Kunin ang katawan ng Young Union Master, babalik tayo. Oo. Kaagad, may lumapit, kinuha ang walang ulo na katawan ni Ku Changfang, naging isang guhit ng liwanag. At sumunod sa likod ni Ku Xing, unti-unting naglaho sa malayo. Marshall Peak, Kabanata 1504. Pagpapagaling. 10,000 kilometro ang layo mula sa Ancient Sect Ruins, mayroong isang tigang na bundok. Ang aura ng world energy dito ay manipis, at walang gaanong vegetation, na nagmumukhang sobrang desolated. Kakaunti lang ang mga cultivator na tumuntong sa ganoong lugar dahil walang mahalagang kayamanan o anumang bagay na may halaga rito, kaya natural lang na walang pupunta rito para tuklasin. Ang bulubunduking ito ay hindi malaki, 10 kilometro lamang ang haba. Ito ay katulad ng Dragon Cave Mountain noong nakaraan, ngunit sa mga tuntunin ng tanawin at world energy, ito ay mas masahol pa. Isang bahid ng liwanag ang sumugod mula sa malayo, at nang dumaan ito sa tigang na bundok na ito, lumiko ito sa isang sulok at direktang sumugod sa isang natural na kuweba sa kalagitnaan ng bundok. Nang mawala ang liwanag, 3 figure ang nahayag. Ang bawat isa sa kanila ay mukhang labis na namimagati, na puno ng dugo, na parabang nakaranas sila ng isang napakahirap na labanan at halos nakatakas sa kamatayan. Ang tatlong ito ay natural na sina Yang Kai, Chen Tong, at Fei Jito. Ang layo na 10,000 kilometro ay dapat na sapat na ligtas. Hindi sa ayaw ni Yang Kai na tumakbo pa, ngunit ang kasalukuyang estado ni Fei Jito ay hindi optimistiko, kaya hindi na siya nang ahas na mag-antala pa. Ang tigang na bundok na ito ay nagbigay sa kanila ng isang lugar upang makapagpahinga. Pagkatapos sumugod sa kuweba, agad na pinababa ni Yang Kai si Fei Jito at hinayaan siyang sumandal sa dingding ng kuweba. Pag-abot, inilagay niya ang kanyang mga daliri sa pulso ni Fei Jito at pinakawala ng kanyang Saint Chi upang suriin ang kanyang mga sugat. Ngayon, sa kanilang tatlo, ang mga pinsala ni Fei Jito ang pinakamalubha, ang kanyang aura ay napakagulo, na parabang siya ay isang oil lamp na naubusan ng langis. Pagkaraan ng ilang sandali, kumunat ang noo ni Yang Kai, malungkot ang kanyang mukha. Yang Kai, Old Fei. Si Chen Tong ay kasing balisa ng langgam sa mainit na kawali, walang pakialam sa sarili niyang mga sugat habang nag-aalalang tanong niya kay Yang Kai. Hindi maganda ang sitwasyon niya. Sumagot si Yang Kai sa malalim na boses, pagkatapos ay tumingin kaagad kay Fei Jito at nagtanong. Panginoon ng Lungsod Fei, anong secret technique ang ginamit mo para magdulot ng ganoong pinsala? Haha.
Malungkot na tumawa si Feijito, ang kanyang mukha ay kasing putle ng papel, dahan-dahang umiling. Ito ay hindi isang secret technique, ang matandang master na ito ay hindi kailanman nakagawa ng isang heaven-defying secret technique. Kung ito ay hindi isang lihim na pamamaraan, maaari ba? Nagbago ang ekspresyon ni Chen Tong, na parang may naisip siya. Tama. Nang mahuli ako, sinamantala ng matandang ito na hindi nila pinapansin at inilagay ang explosive Yuan Pill sa ilalim ng dulo ng aking dila. Yuan Burst Pill. Nagbago din ang mukha Yang Kai. Bilang isang alchemist, natural na narinig niya ang spirit pill na ito. Ito ay isang uri ng medicinal pill na may malaking kahihinatnan. Bagamat pagkatapos itong kunin, maaari nitong pansamantalang mapataas ang lakas ng cultivator ng malaking margin, kapag lumipas na ang epektong panggamot, hindi maiiwasang magdulot ito ng hindi maisip na pinsala sa cultivator. Ang nasobrahan nito ay ang lakas ng buhay ng cultivator. Napakakaunting mga tao ang magpapadalisay sa ganitong uri ng spirit pill, at napakakaunting mga tao ang kumonsumo nito. Ito ay dahil ang pagkonsumo nito ay nangangailangan ng isang tao na magkaroon ng lakas ng loob na harapin ang kamatayan at ipaglaban para sa kaligtasan. Hindi nakapagtataka na agad na nalagpasan ni Feijito ang mga paghihigpit na inilagay sa kanya at nabawi ang kanyang lakas. Nauna na pala niyang ininom ang tabletang ito sa kanyang bibig. Naiintindihan ni Yang Kai. Habang sila ay nag-uusap, ang nakapagpapagaling na epekto ng Yuan Burst Pill ay tila ganap na naglaho, at ang mga side effect ay sumunod kaagad. Ang buhok ni Feijito ay pumuti sa bilis na nakikita ng mata, at maging ang kanyang balat ay nagsimulang kulubat at tuyo. Maraming malalalim na kulubat ang lumitaw sa kanyang mukha. Ang dakilang emperador ng umaagos na panahon ay tila lumipas ng daan-daang taon sa isang iglap. Si Feijito ay orihinal na mukhang nasa kanyang 40, sa kasaganaan ng kanyang buhay, ngunit sa sandaling ito, siya ay naging isang matandang lalaki, isang taong mukhang may isang paa sa libingan. Maging ang kanyang cultivation realm ay unti-unting dumudulas, mula sa Third Order Origin Return ng realm tungo sa Second Order, pagkatapos ay sa First Order, halos malaglag sa realm na ito. Old Fei. Pagdaing ni Chen Tong. Siya at si Feijito ay naging magkaibigan sa loob ng daan-daang taon, kaya natural, mas alam niya kaysa sa sinuman kung saan ang galing ang Yuan Burst Pill. Noong bata pa ang dalawa, magkasama silang lumabas para sa karanasan sa buhay. Noong panahong iyon, nakatagpo sila ng Yuan Burst Pill. Tinukot siya ito ni Chen Tong, ngunit iningatan ito ni Feijito. Hindi inaasahan ni Chen Tong na pagkatapos ng 200 hanggang 300 taon, gagamitin pa rin ito ni Feijito. Sa isang saglit, naramdaman ni Chen Tong ang pighati at gil. Kung itinago niya ang Yuan Burst Pill noon, siya na sana ang dumaranas ng backlash ngayon. Hindi na niya kailangang makitang walang magawa ang buhay ng dati niyang kaibigan na nawala. Malubhang nasugatan na si Feijito, at ngayong sumiklab na ang mga nakatagong panganib ng Yuan Burst Pill, kasabay ng epekto ng pagkasira ng Blue Jade Ball, wala na siyang mahabang buhay. Brother Chen, bakit parang namatay na ang mga magulang mo? Tumisi si Feijito. Alam na alam ko ang sarili kong sitwasyon. Sa pagkakataong ito, ikaw at ako ay naging pabaya at nauwi sa pagdadawit kay Yang Kai, ngunit hindi bababa sa hindi ako nagkamali. Ang dati kong buhay ay maaaring isaalang-alang. Para magkaroon ng kaunting halaga. Matandang Chen, makinig, Heaven Battling Union at Thunder Typhoon Sect ay talagang nang ahas na kumilos laban sa iyo at sa akin sa pagkakataong ito, kaya tiyak na mayroon silang ilang suporta sa likod nila. Bumalik. Ibig mong sabihin. Nakasimangot si Chen Tong. Sariling hula ko lang ito. Pero totoo man o hindi, hindi ko masigurado. Huwag kang magmadaling maghayganti, hindi maikukumpara sa kanila ang Shadow Monhol ko. Kung talagang meron tayong salungat sa kanila dahil dito, ang magdurusa ay palaging tayo. Ipaubaya sa akin ang usapin ng paghihiganti, City Lord Fei, mangyaring huwag maiinip. Pang-aliw ni Yang Kai. Haha, Yang Kai, masyado kang mabait. Dahil iyon ang kaso, hindi na makikialam ang matandang master na ito sa Diyos na ito. Malumanay na tumanggol si Feijito at agad na tumahimik. Namumula ang mga mata ni Chen Tong at may mga luha sa gilid ng kanyang mga mata. Bakit parang maghihiwalay na kayong dalawa ng tuluyan? Pinagmasdan ni Yang Kai ang kanilang mga ekspresyon at hindi napigil ang tumawa. Kahit na malubha ang mga pinsala ni City Lord Fei, hindi iyon nangangahulugan na mamamatay siya. Nang marinig ito, nagliwanag ang mga mata ni Chen Tong. Nakatingala din si Feijito kay Yang Kai. Gaya nga ng sinabi niya, alam niya ang sarili niyang sitwasyon. Kung ito ay isang simpleng pinsala lamang, hindi ito magiging isang malaking problema. Sa pinakamasama, maaari siyang bumalik at gumaling sa loob ng ilang taon. Ngunit pagkatapos uminom ng Yuan Burst Pill, ito ay naiiba. Ang kanyang puwersa sa buhay ay pinigilan at walang paraan upang maiwasan ang kanyang mga pinsala na lumala. Kung ito ay naantala ng 3 hanggang 5 araw, at kung ito ay mabilis ng ilang oras, tiyak na mamamatay siya.
Yang Kai, sa oras na ito, huwag kang magbiro sa matandang master na ito. Kung mayroon ka talagang paraan para hilahin pabalik si Old Fay mula sa mga pintuan ng impyerno, gawin mo kaagad. Ang matandang master na ito ay magpapasalamat sa iyo para sa natitirang bahagi ng buhay niya. Nag-aalalang sabi ni Chen Tong, tulad ng isang taong nalulunod na humawak sa isang nagliligtas buhay na dayami. Tiningnan din ni Fei Jito si Yang Kai na may pag-asa. Sino ang gugustuhing mamatay kung mabubuhay sila? Ngunit, sa sitwasyong ito, may paraan ba talaga si Yang Kai para iligtas siya, o inaaliw lang niya siya? Ang junior na ito ay natural na hindi maglalakas loob na makipagbiruan sa dalawang senior. Mataimtim na tumanggo si Yang Kai bago pinitik ang kanyang pulso at naglabas ng bote ng jade mula sa kanyang space ring. Pagbukas ng bote, isang mabangong aroma ang agad na napuno ng hangin. Sa pagpasok ng halimuyak sa kanyang ilong, ang orihinal na maputlang mukha ni Fei Jito ay biglang naging kulay rosas, at maging ang kanyang mahinang espiritu ay bahagyang bumuti. Ano ito? Si Chen Tong ay isa ring matalinong tao at masasabi niya sa isang sulyap na ang laman ng bote ng jade na ito ay hindi maliit na bagay, ngunit hindi niya alam kung ano iyon. Kung titignan ang kulay nito, ito ay purong puti at walang bahid, parang gatas. Ang tatlong dakilang Divine Waters ay dapat pamilyar sa dalawang nakatatanda. Bahagyang ngumiti si Yang Kai. Ano? Ang Three Great Divine Water. Si Chen Tong at Fei Jito ay parehong nabigla. And, ang bote na ito ay naglalaman ng isa sa kanila, Life Revitalizing Jade Cream. Habang nagsasalita si Yang Kai, pinitik niya ang kanyang pulso at ang isang patak ng puting Life Revitalizing Jade Cream ay agad na lumipad mula sa bote, binalot sa kanyang Saint Chi, at lumutang patungo sa Fei Jito. Ito ay talagang Life Revitalizing Jade Cream. Tuwang-tuwa si Chen Tong. Kung isa talaga ito sa Three Great Divine Water, maaaring hindi mamatay si Old Fei. Ang pangunahing dahilan para sa kanyang kasalukuyang estado ay na siya ay na-overdraw ng kanyang puwersa sa buhay, na kung saan ay hindi niya nagawang sugpuin ang kanyang mga pinsala. Kung maaari niyang palitan ang kanyang sobrang lakas ng buhay, hindi magiging problema para sa kanya na sugpuin ang kanyang mga pinsala sa kanyang kasalukuyang paglilinang. Ang Life Revitalizing Jade Cream ay kilala bilang isa sa Three Great Divine Water, at ang pinakadakilang tungkulin nito ay muling maglagay ng sigla at sigla. Masasabing ito ang tamang gamot sa karamdaman. Hindi na masasabik si Chen Tong. City Lord Fei, mangyaring tanggapin ito. Sabi ni Yang Kai sa malalim na boses. Namula ang mukha ni Fei Jito sa kasabikan, ngunit hindi siya nagdalawang isip na ibuka ang kanyang bibig at lunukan ang kasing laki ng kuko ng daliri na patak ng Life Revitalizing Jade Cream. Pagpasok pa lang nito sa kanyang bibig, damaloy ang agos ng init mula sa kanyang bibig patungo sa kanyang puson, at biglang kumalat sa kanyang katawan ng masiglang sigla. Hindi napigilan ni Fei Jito na ma-refresh. Nang walang sinasabi, ipinikit niya ang kanyang mga mata at inikat ang kanyang Saint Chi upang pinuhin ang mga epektong panggamot. Nang makita ang aura ni Fei Jito na nagpapatatag sa napakabilis na bilis, na parabang wala na sa panganib ang kanyang buhay, hindi napigilan ni Chen Tong ang pagpatak ng luha, na nasa sabik sa makitid na pagtakas ng kanyang matandang kaibigan. Yang Kai, napakaganda ng regalo mo. Pinunasan ni Chen Tong ang gilid ng kanyang mga mata at tumingin kay Yang Kai ng may pasasalamat. Masyadong seryoso si Elder. Idinawit ko si Senior Fei, at uminom pa siya ng Yuan Burst Pill para harangin ang pag-atake nitong Junior. Itong junior na ito ay hindi makapagpasalamat sa kanya ng sapat, kaya ano ang halaga ng isang maliit na patak ng Life Revitalizing Jade Cream? Ngunit Elder Chen, ang iyong mga pinsala. Mabuti naman ang matandang master na ito. Kaya kung lutasin ang selyo sa aking katawan mag-isa, kailangan ko lang magnilay-nilay ng ilang araw. Ang braso naman na ito. Haha, hindi naman ito big deal. Kahit matanda na ang matandang master na ito, ang katawan niya. Malakas pa rin. Sira lang kaya gagaling sinaharap. Mabuti, dahil iyon ang kaso, dapat ding magsimulang magpagaling si Elder. Mayroon akong ilang hilang pills dito, kung inumin ito ni Elder, tutulungan kanilang makamit ang dobleng resulta sa kalahati ng pagsisikap. Sabi ni Yang Kai habang naglalabas siya ng ilang bote mula sa kanyang space ring, nagbuhos ng isang tableta mula sa bawat bote, at iniabot ito kay Chen Tong. Gusto ni Chen Tong na tumanggi. Pagkatapos ng lahat, bilang isang elder ng Shadow Moon Hall, paanong hindi siya nakatanggap ng ilang hilang pills? Ngunit nang makita niya ang mga tabletang inilabas ni Yang Kai, nilunok niya ang mga salita na nasa dulo ng kanyang dila at malugod na tinanggap ang mga ito, ngumiti. Bata, ang mga bagay na inilabas mo ay talagang masarap, hindi tatanggi ang matandang master na ito. Siyempre, ang junior na ito ay magbabantay para sa dalawang senior habang dalawang senior ang tumutok sa pagpapagaling. Mabuti, dapat mo ring alagaan ang iyong mga pinsala, huwag mag-iwan ng anumang nakatagong panganib. Hindi nagtagal, ang tatlo sa kanila ay nagukupa ng isang pwesto sa kuweba at naupo nang nakakrus ang paa upang magnilay-nilay.
Ang mga pinsala ni Fei Jito ay ang pinakamalubha, ngunit ngayon na ang kanyang buhay ay wala na sa panganib, kung gaano siya makakabawi ay depende sa kanyang sariling kakayahan. Ang mga pinsala ni Chen Tong ay hindi isang malaking problema, kaya't ang kay Yang Kai ay higit pa. Sa kanyang gininto ang dugo, ang kakayahan ni Yang Kai sa pagpapanumbalak ay maraming beses na mas malakas kaysa sa iba, at ang kanyang pisikal na katawan ay napakatigas, kaya kahit natamaan siya ng mga arco ng kidlat sa oras na iyon, hindi talaga siya napinsala. Ngayon, kailangan lang niyang ibalik ng kaunti ang sarili.